Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tuturo ko po sa inyo yung iba't ibang pamamaraan ng pagtesting ng power transformer. Ang ating power transformer ay mayroong tinatawag na primary winding tsaka secondary winding. Simulan na natin. Yung unang pamamaraan na gagawin natin ay yung resistance testing doon sa windings ng power transformer. Gagamit tayo ngayon ng digital multimeter. Iset natin ang function selector switch dito sa 2K dahil magme-measure tayo ng primary winding. Expected natin yan na more than 200 ohms yung resistance dyan. So, sa pagtesting ng primary winding ng power transformer, ilalagay lang ang isang test rod doon sa isang wire o terminal ng primary winding ng transformer at yung isa namang test rod ay doon sa kabilang wire o sa kabilang terminal o primary winding ng power transformer. Ayan, meron tayong nasukat na 526 ohms. Dahil meron tayong resistance na nasukat dito sa primary winding, ibig sabihin, buo yung kanyang primary winding. Okay? Dahil buo yung primary winding ng power transformer, lipat naman tayo dito sa secondary winding. Ganun din, sa secondary winding, tingnan natin yung label, meron siyang 12, 0, 12. So, kung titingnan natin itong wire dito sa output o sa secondary winding, meron siyang kulay blue na wire. Ibig sabihin yan po ay para sa 12. Yung black ay 0. Yung isa pang blue na wire, yan po ay 12. Bali, yung tawag dito sa transformer na ito, ito po ay center top transformer. Meron siyang terminal dyan sa center. Kaya tinawag na center top transformer. Okay? Ngayon, sukatin natin ang resistance ng 12 volts at saka 0 volts terminals. So, bali, ilalagay natin ang isang test rod doon sa kulay blue na wire dito. Tapos, yung isa namang test rod ay dito sa kulay black na wire. Ayan, meron tayong nasusukat na mababa na resistance. So, ibig sabihin po niyan, kailangan natin i-adjust yung resistance range. Set natin siya sa 200 ohms. Ayan. Yung naset natin siya sa 200 ohms, nagkaroon tayo ng resistance na 3.84. Ayan. 4.1, 4.2 ohms. Yun. Bali, ayan po yung resistance natin sa secondary winding. Expected po natin na mababa yung resistance dyan kasi 12 volts yung output. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dahil meron tayong nasukat na resistance dyan sa isang kulay blue na wire at saka sa black na wire dito para sa zero, itong test rod na ito, itong kulay black na test rod, ito naman po ay ikakabit natin doon sa isa pang kulay blue na wire. Ayan. Meron tayong nasukat na 6.8 ohms. So, kung mapapansin ninyo, yung resistance dito kanina sa black, nasa 3 point something, yan, nasa 3.7 ohms. Nung nilipat natin yung black test rod dito sa isa pang kulay blue na wire, naging 6.3, 6.4 ohms. So, ibig sabihin, nadubli yung kanyang resistance. So, pag ganyan yung ating mabasa sa tester, ibig sabihin, buo yung secondary winding ng power transformer. Ibig sabihin, ito ay okay. Pero hindi po tayo dyan nagtatapos. Kailangan po natin i-testing kung merong short circuit mula sa windings doon sa core. Okay? So, bali yung gagawin natin dito. Okay? So, itong test rod ay itatap natin dito sa core ng transformer. Ayan. Dapat po yan ay OL. Wala po siyang dapat na resistance na masukat dyan. Kagaya niyan. So, ibig sabihin, hindi po short-circuited yung secondary winding dito sa core. Ngayon, ilipat naman natin itong test rod dito sa primary winding. Ganun din. Hindi po siya short-circuit. So, dito sa resistance testing na ating ginawa, masasabi natin na ang transformer na ating tinesting ay okay pa. Dahil meron tayong resistance na nasukat mula sa primary winding at saka meron ding resistance na nasukat mula dito sa secondary winding.
Ngayon, ang susunod na pamamaraan ng pagtesting ng transformer kung ito ay okay pa o hindi na ay ikakabit natin ito primary winding doon sa power source. Bali, magkakabit tayo ng plug dito sa primary winding. Yan. Kabit natin yan. Tapos, lalagyan natin yan ng electrical tape for safety. Yan. Dahil naikabit na natin yan, lagyan natin ito ng electrical tape. Bali, ang tawag natin sa pamamaraan na ito ng pagtesting ng power transformer, ito po ay voltage testing. Ibig sabihin, i-actual natin yung pagtesting kung ito ba ay gumagana o hindi na. Ang ating digital multimeter ay iseset natin siya sa AC 200 dito. AC 200. Tapos, ang gagawin natin dyan sa primary, ipa-plug in natin yan doon. Yan. Ikakabit na natin yung test prod doon sa secondary na wires. Unahin natin itong 12 at saka 0. Mm-hmm. Tapos, yan. Bale, ayan po yung magiging setup niyan. Yan. Plug in na natin. Ayan, meron tayong nasukat na 13.5 volts. Ibig sabihin, buo itong ating power transformer dahil nagkakaroon siya ng output na 13.5 volts. Okay? Ngayon, i-unplug natin. Ilipat naman natin itong red test prod dito sa isang terminal ng secondary winding. I-plug in natin siya ulit. Tingnan natin, meron din siyang 13.5 volts na nasukat. Ibig sabihin, buo yung 0, 12 volts dito, at saka yung 12-0 doon. Okay? Ngayon, itesting natin yung voltage output ng blue to blue na wire. Meron na tayong connection ng blue to blue na output. Ano? Blue to blue na output, secondary. Ngayon, i-plug in natin itong transformer. Ayan, meron tayong nasukat na 27 volts. Ibig sabihin, buo ang transformer. Sa pamamagitan ng voltage testing ng transformer, nakakasigurado tayo na ito ay gumagana dahil meron tayong voltage na nasusukat dito sa kanyang secondary winding. Unplug natin. Ngayon naman, gagamitin naman natin yung pamamaraan na spark test sa pagtesting ng power transformer. Ganito lang yung setup niyan. Yung primary winding ay nakakabit sa plug. Ngayon, i-plug in natin ang transformer. Gagawin natin dito ay mag-spark test tayo. Hawakan dito sa may insulated part yung para sa 0 volt na wire. Yung isa naman ay sa 12 volts. Bale, pagkikis-kisin po natin yan. Kis-kisin ha, hindi pagdidikitin. Kis-kis lang. Dapat meron tayong makita na spark. Yan. Yan. Pag mag-spark yan, ibig sabihin, merong voltage output na lumalabas sa secondary winding. Okay? Ulitin ko. Off lang. Okay. Yan. Bali, ulitin ko yung spark test. Ito yung gagawin natin dito sa secondary wire. Yan po ay naka-plug in sa power source. Ikikis-kis lang ha. Kis-kis, hindi pagdidikitin. Kis-kis lang. Yan. Yan. Makikita ninyo nag-spark. So, ibig sabihin, merong voltage output dito sa 12 at saka 0. Ngayon naman, lipat naman tayo dito sa isa pang wire ng 12. Ganun din ang gagawin natin, spark test, kikis-kis lang. Yan. Kung makikita ninyo, nag-spark. Okay? Ibig sabihin, merong voltage output
ang transformer. Ibig sabihin, ang transformer ay buo. Gagawin nyo lang yan kung wala po tayong tester na magagamit. Yung spark test. Meron ding akong i-introduce na pamamaraan ng pagtesting ng power transformer gamit ang 1.5 na battery. Ngayon, ang gagawin natin, yung 1.5 volts na battery, yan po ay ikakabit natin dito sa secondary winding, tapos susukatin natin yung voltage output dito sa primary. Kakabit natin itong test rod dito sa isang wire ng primary windings. Ayan, naikabit na natin. Ganon din itong isa pang test rod. Okay. Ayan. Ayan po. Ngayon, ang gagawin natin, yung 0 volt, okay, ilagay natin dito sa negative. Actually, pwede yung magkabaliktad. Sige, ilagay natin ito dito sa positive. Okay, steady natin. Ayan. Bali, hawakan natin yun ng mahigpit dyan. Ito. Yung, bali, yan. Tapos, itong isang blue na wire. Bali, ayan po ay itatap natin dito sa negative side. Tingnan ninyo kung ano yung i-display that dito sa digital multimeter. Yan. Ito po, yan. Dandanin natin. Bibilisan natin, yan. Meron tayong nakikita o nasusukat na voltage yan. Yan. Meron 2.5, 2.6, yan 3.5, 1.6. Okay. So, ibig sabihin, pag ganyan ang makita natin sa ating digital multimeter, pag magtesting tayo ng transformer gamit itong dry cell na 1.5, tapos ito yung gagawin ninyo, ito, ganyan. Pag meron tayong masukat na voltage doon sa primary winding, ibig sabihin, buo ang transformer na yan. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Hanggang sa muli, maraming salamat po.